Sa ating mga announcement, wala pa rin po muna tayong mass gathering na gaganapin sa loob ng ating church building bilang pagsunod sa guidelines ng ating government. Kaya huwag mong kalimutang i-like, mag-comment, i-share at mag-subscribe sa ating Facebook at YouTube account, New Life Tondo, upang maging updated sa ating mga announcement, 2-minute message of encouragement at Sunday preachings online. At good news! We just launched our very own website. Kung may gusto kayong malaman na kahit ano patungkol sa New Life Tondo, you can search it on our website. I-type nyo lang ang www.newlifetondo.org. For your tithes and offering, you can send them to our bank account. Ang mga detalye ay nasa inyong harapan. Pwede ka rin mag-send through PayPal account, newlifetondoministries@gmail.com. Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Ihanda po natin ang ating sarili sa pagpupuri sa Panginoon. At bago po tayo magpuri sa Diyos, sabi po sa Psalms 103, pupurihin ko ang Panginoon, buong buhay kong pupurihin ang Kanyang kabanalan. Pupurihin ko ang Panginoon at hindi kakalimutan ang Kanyang kabutihan. Amen? Ngayong araw po, aalalahanin natin ang kabutihan na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Dahil pinatawad niya ang lahat kong kasalanan at pinagagaling ang lahat kong karamdaman. Hallelujah! Inililigtas niya ako sa kapahamakan at pinagpala ng kanyang pag-ibig at habag. Amen? Amen. Pinagkakalooban niya ako ng mga mabubuting bagay habang ako ay nabubuhay. Nararanasan niyo po ba ang kabutihan ng Diyos? Amen. Yes! Para po sa mga magulang, mga nanay at tatay, sabi po, kaya ako'y parang nasa aking kabataan at malakas tulad ng agila. Amen? Dahil alam po natin na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas. Kaya ngayong araw po, kayang-kaya nating sumayaw at magbigay ng papuri sa Panginoon. Amen? Sama-sama po tayo magbigay ng papuri sa Kanya dahil dakila ang ating Diyos. Hallelujah!
po natin ang ating mga kamay. Sige po, ngayon po sama-sama po tayo magpuri sa Panginoon pero sa pamamagitan naman po ng ating pagbibigay. Alam niyo po ako every time na meron akong chance or opportunity to give, sobrang excited po ako. Kasi po ito po yung chance natin na makapag
response, makatugon sa Panginoon sa pag-ibig niya, sa mga binigay niya po sa atin. Pero alam niyo po ba na ang Panginoon din is much excited na bigay yung ating mga blessing, yung provision mo, yung mga natuparin yung promises niya. Sabi po sa 2 Peter 3:9 ng New Living Translation, "The Lord isn't really being slow, but His promise, as some people think, no, He is being patient for your sake. He does not want anyone to be destroyed, but wants everyone to repent." Ayaw ng Panginoon na mabigla ka sa blessing. And then you repent po doon, ibig sabihin, to change your mind, to change our mindset, lalo na sa giving. Marahil po, naiisip natin minsan, kailangan ba talaga ni Lord yung pera ko? Natatanggap kaya ni Lord itong pera ko? Pero alam niyo po mga kapatid, itong pera po, spiritually, yes. Yes, siguro physically, naglalagay tayo ng pera, nagbibigay tayo, pero spiritually, natatanggap to ng Panginoon. Alam niyo po, kapag ginagawa po natin yung Holy Communion, pag kinakain natin yung tinapay at yung at iniinom yung wine, we are proclaiming dun sa ginawa ng Panginoon, inaalala natin yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, yung finished work ng Panginoon. Pero itong giving, dinedeclare natin na siya ay buhay dahil alam natin na natatanggap niya. Amen po. Basahin ko po yung verse. Sabi po sa Hebrews 7:8, "Here mortal men receive tithes, but there He received them of whom it is witnessed that He lives." Ngayon pong panahon na ito, we remember yung pagkabuhay ng Panginoon ngayong araw po na ito. And itong ating pagbibigay, also dinedeclare natin, pinoproclaim natin na ang Diyos natin ay buhay. Amen po. Sige po, ngayon po samahan niyo po ako sa ating declaration, sa ating pagbibigay. Dahil kay Jesus, ako ay blessed. Dahil kay Jesus, ako ay blessing din sa iba. Dahil kay Jesus, ako ay mayaman. Dahil kay Jesus, ako ay masagana. Dahil kay Jesus, ako ay provided. Dahil kay Jesus, ako ay bayad sa utang. Dahil kay Jesus, bless ang aking spirit, soul, and body. Dahil kay Jesus, walang stress, hindi depressed o oppressed. Dahil kay Jesus, walang kulang, hindi lang sakto, may sobra pa. Kaya ang response po ay magbigay na masaya at sumasayaw pa. Sige po, let's pray po. Lord Ama, marami pong salamat, Panginoon, sa opportunity to give, Panginoon. Alam namin, Lord, na what we have, Panginoon, is galing din po sa iyo. And itong ginagawa po namin is a response, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin, sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Panginoon. Lord, what we are doing is investing, Panginoon, ni-invest namin po ito, Panginoon, sa iyo. And alam namin na ikaw po ay buhay at natatanggap mo ito spiritually, itong aming mga binigay. And alam namin nung tinanggap ka pa namin, Panginoon, na ang residency namin, Panginoon, is dyan na po sa langit. Maraming salamat po. I speak blessing, Panginoon, sa financially, Panginoon, specific, Lord, sa kanilang mga negosyo, Panginoon, sa mga trabaho, Panginoon, sa lahat ng pinagkukuhanan na kanilang salapi, Panginoon. Maraming salamat po. Binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa iyo. In Jesus' name, Amen. At para po sa mga online viewers, kung na-bless po kayo at gusto niyo pong i-bless itong ating church, andito po yung mga detalye sa ilalim. Meron po tayong PayPal account, Union Bank, at may GCash or PayMaya, pero just send us a personal message po sa New Life Tondo po. God bless you po. Ngayon na po ang oras para ihanda ang inyong mga sarili. Lakihan natin ang pagtanggap sa pakikinig ng salita ng Panginoon as we give our focus and full attention. Sabay-sabay po nating i-welcome ang ating tatay sa New Life Tondo, Pastor Herbie Castillo. Palakpak natin si Jesus ng malakas na palakpak. Come on! Lalo kayong mga nanonood ngayon or nakikinood dahil wala rin kayong mga TV, laptop o cellphones. Okay lang yan. Ang mahalaga, talagang gumagawa tayo ng paraan palagi para makapakinig ng salita ng Panginoon. Para maibigay yung attention natin, hindi doon sa ating mga nangyayari, maibigay ang attention hindi sa emosyon, kundi maibigay ang attention kay Jesus Christ at sa kanyang mga salita. Alam nyo, ito yung pag-uusapan natin. Kasi tayong mga tao, madali tayong magdesisyon base sa emosyon. Lalo ngayon sa mga pangyayaring ito, pag nagugulat, natatakot, natataranta tayo, marami tayong mga expressions na minsan hindi natin namamalayan na we became too emotional. Nagiging ngalingaling ka, tampuhin ka. Nagiging madali sa atin
na madala, mahatak ng mga nararamdaman natin. Kaya magandang pag-usapan natin ito ngayong araw na ito. Una, gusto kong malaman nyo na tayong tao, bagamat may mga larangan na hindi minsan pinapag-fokusan itong pagkatao natin, minsan akala nila dalawa lang, you know, kaluluwa at katawan, or ibig sabihin, physical lang at saka yung spiritual, pero gusto kong emphasize sa tatlo, na tayo ay espiritu na may kaluluwa na nakatira sa katawan. Okay, merong espiritu na kung saan yun ang nilikha ayon sa wangis ng Panginoon. At natural, nandun yung kaluluwa na kung saan merong mind, will, and emotions. Pag-uusapan natin, kasi may pangyayari sa Bible na you will see kung paanong nag-react yung mga tao at saka itong ang Panginoon kasama si James at saka si John. Take note ha, si James at saka si John. Alam niyo si John yung sumulat ng tungkol sa Bible ng nag-focus tungkol sa mga pag-ibig. Si James naman ito naging pastor sa Jerusalem. Tapos pero tingnan natin yung very human attitude. Talaga namang totoong-totoo, taong-tao. Pinayagang masulat para makita natin na talagang katulad din natin sila. Pero nagbago. Paano nagbago? What makes them change? You know, nung makasama nila si Jesus. Kasi may isang pangyayari sa Bible, sa Luke chapter 9, verse 51 to 56. 51 hanggang 56 ng chapter 9 ng Luke, na habang sa ang Panginoon daw, you know, bago pumanit ng langit, nag-set na pumunta siya actually sa Jerusalem, pero ang ginawa niya, nagpadala siya ng messenger ahead to a Samaritan village para ihanda yung kanyang pagdating. But the people of the village did not welcome Jesus. Alam mo yun, hindi tinanggap ang Panginoon doon sa village na yun. So nakarating ngayon sa Panginoon yung balita na hindi daw siya welcome doon sa area. Di ba ang sakit sa pakiramdam? Pag alam mong hindi ka welcome, hindi ka pinaghandaan, hindi ka pinag-prepare ng anuman lang na parang mag-courtesy call ka lang pero parang nire-reject ka. Ano yung feeling? Na-reject ka na ba? Nasaktan ka na ba? Napagbagsakan ka na ba ng telepono? Napagbagsakan ka na ba ng pinto? O yung feeling na na-reject ka? Exactly. Ito yung feelings ng Panginoon. Pero paano siya nag-response? Kasi nung malaman ito ni James at saka ni John, sabi ng Bible, when James and John saw this, they said to Jesus, Lord, should we call down fire from heaven to burn them up? Grabe, no? Yung dalawang disciple, sabi nila, Lord, kasi alam nila si Elijah ginawa yon. Propeta, nag-pray na magpababa ng apoy para tupukin yung offering at dininig ng Panginoon. Kaya lang ibang konteksto ito. Eto, humihiling sila sa Lord, Lord, hindi ka tinanggap. So parang feeling nila, napahiya. Feeling nila, napahiya sila, o lalo ang Panginoon. So ang gusto nila, magpababa ng apoy si Lord para tupukin yung mga tao. Sabi ng Bible sa verse 56, but Jesus turned and rebuked them. So they went to another village. Pagkatapos, i-correct ng Panginoon, sabi ni Lord, okay lang yan, let's go to another city. Kung ayaw sa akin, okay lang, let's go. Parang kung ayaw mo, wag mo. Kung di siya tinanggap doon sa area na yon, tanggap ka agad ng Panginoon, ang bilis niya mag-move on. Go to another plan. Go to another city. Alam niyo ang emosyon, parang apoy. Luluto ka ng pagkain mo, pero apoy na pwedeng sunugin din ang bahay mo. Ganun yung emosyon. Pwedeng makatulong, pero pwedeng makaperwisyo. Alam niyo, minsan naisip ko, pag na-upset ako, sinasabi ko kagad sa sarili ko, yung ba nararamdaman ko, ano kaya itong nararamdaman ko ngayon pagkalipas ng 5 taon? Better pa ba? Pag naisip kong wala nang kwenta itong nararamdaman ko after 5 years, I just smile and then move on. Pag may nangyayari sa inyo mga bagay na nasasaktan kayo at may pinaglalaban yung kalooban mo, isipin mo kagad, pag 5 years na, ano kaya yung magiging epekto nitong emosyon natin? Mahalaga ito kasi whenever nandun yung focus natin, nandun yung energy natin. Ulitin ko ha, where focus goes, energy flows. Actually, yung emotions, energy in motions. Yung buong lakas mo, nandoon dun sa nararamdaman mo, kaya yun ang nangyayari. May IQ, di ba? Intelligent quotient. Meron din EQ, emotional naman. Merong mga tao talagang sadyang, iba kasi may alam eh. Iba yung alam mo, yung paano mo hinahandle. Iba yung nalalaman natin kung ano yung nasa salita ng Panginoon, paano i-handle, pati yung emotions. Kaya may tinatawag na emotional intelligence. Now, whatever emotions we don't feel it because we have to. But because we choose to.
Alam nyo, yung naramdaman natin, hindi dahil naramdaman natin, dahil kailangan nating maramdaman. Minsan, pinipili kasi natin yung pakiramdam na yan. Una, wala, may nakita na ba kayong taong may dalang injection, tapos sa injection nakalagay yung galit, frustration, inggit, tampo, tapos itutusok sa'yo na kaya ka nagtampo, tinusok sa'yo yung tampo. Kaya ka nagalit, tinusok sa'yo yung galit, parang inilagay sa'yo. Di ba hindi? You don't see anybody na may dalang ganun na inilalagay sa'yo. Saan ang gagaling yun? You know, saan ang gagaling? Tayo din. You know, we are the source of all our emotions. Tayo yung creator. Tayo yung naglabas doon. Kahit anong inis ang gawin sa atin, kung di tayo na inis, hindi ka naman maiinis eh. Kahit anong galit ang gawin niya sa'yo, ginagalit ka na niya, pinipikong ka na niya, kung di ka naman nagalit at napikon, di naman magmamanifest yun. Alam mo bang you don't need to find any good reasons to feel good? You can decide to feel good right now. Hindi mo kailangan maghanap ng maraming dahilan ng magandang resulta para sumaya, para gumaang ang pakiramdam. Ngayon din pwede kang mag-decide. Why? Simply because we are alive today and we have a choice. Ganun kasimple. Dahil buhay tayo, pwede tayong pumili. Hindi napapansin bakit pag itong taong itong kausap mong haba ng PC mo, ng pasensya mo, bakit kapag kayo ibang tao na talagang sanay na tayo, wala tayong pakialam kahit masaktan natin yung kalooban niya o nasasaktan ka agad tayo o misa na paghahabaan natin? Why? Na para bang meron lagi tayong choice kung kanino mo hahabaan yung pasensya mo or kung kanino mo iigsihan. Merong tinatawag na mga forces, tatlong forces na nagde-determine yung ating mga emotional state. You know, three major forces that determines your emotional state. Alam mo, kailangan, alam natin ito. Sabi nga ni si Mang Tani yata, may sabi nun, iba ang may alam. You know, we have to understand, and in the process, yung bang ma-master natin, makasanayan natin, at hanggang sa napapractice mo na. Meron tatlong forces. Una, yung tinatawag na physiology. Ayan yung the way in which a living organism or bodily part function. Pag sabing physiology, kung paano, limbawa, yung brain mo, merong paraan siya, may way siya, paano siya nagpa-function. But importante yon. Kapag ka nalulungkot ka, tapos laging nakayuko yung ulo mo, alam bang may epekto yun sa nararamdaman mo, physiologically? Ibig sabihin, pag nalulungkot ka, huwag ka na yumuko. Pag nalulungkot ka, huwag ka na magmukmuk, huwag ka na pumasok sa kwarto lang mag-isa. Ang gawin mo, physically, gumawa ka ng paraan, una, lumabas, magpa-araw, tumingala, huwag yumuyuko. May kinalaman pala yun, yes. So pwede kang lumabas, mag-focus sa sun, S-U-N, or sun, S-O-N, sa Panginoon. Pangalawa, language. Ano yung language? It comes in various forms, iba-iba yan. Pero ang pinaka-importante, yung inner monologue. Yung bang mga salitang sinasabi mo sa sarili mo, sa isip mo, mentally. Minsan yung emotion mo, mas lalong nagngingit-ngit o nawawala ka agad, depende sa kung anong sinasabi mo sa sarili mo. So mahalaga yon. Example, may mga tanong na bisan, may hindi magandang nangyayari ba? Sinasabi natin, bakit ba laging nangyayari sa akin ito? Naku, huwag mo nang itanong yun. Kasi una, mag-create lang siya ng lalong negative na pakiramdam. Huwag mong laging sasabihin na bakit pa ulit-ulit na lang. Bakit ako pa? Yung mga questions na negative na hindi mo naman din masasagot, pero sinasabi pa ng bibig mo, sa sarili mo, sa isip mo, mag-create lang siya ng negative. Dapat ang magandang tanong, halimbawa, sa isip mo, sa sarili mo, how can I benefit from this? Ano ba matutunan ko dito? No, pagkatapos ito, ano kaya yung magiging magandang pangyayari nito? Ito yung pangatlong force, focus. Of course, siyempre mag-focus tayo sa magandang bagay. Kumbaga, kung napako yung isang paa, at least may isang paa ka. Kumbaga, kung nawala yung 500 mo nung araw na yon, pwede mo naman kitain din yun eh. Lagi mong titignan kung ano pa yung matitira. Lagi mong titignan kung ano pa yung mabuting bagay. Of course, when you can, where can you find all these good things? Sa Panginoon. Focus on the good. Focus on where you want to go. Focus on what you can do on a situation. Mag-focus ka doon sa mga, ano pa yung pwedeng mangyari? Ano pa yung pwedeng magawa sa mga bagay na ito? Si Jesus, sabi ng Bible sa Hebrews chapter 4 verse 15, Jesus understand every weakness of ours because He was tempted in every way that we are, but He did not sin. Si Jesus daw,
na-experience din, na-reject din siya, nasaktan din siya. Lahat ng mga bagay na, alam niyo ba sa Bible, Jesus shows all of these emotions. Dalawang beses siyang umiyak kay Lazarus at sa Jerusalem. Nagpakita siya ng galit, nagpakita siya ng saya, nagpakita siya ng disgust, nagpakita siya ng kalungkutan, nung agony, nung nandun siya nagpa-pray. Nagpakita siya ng lahat ng mga klase ng mga pakiramdam. Kaya naiintindihan niya tayo. Kaya alam niya na itong nararamdaman natin is very normal. Pero may mga ways, may mga idea na tinuturo ang salita ng Panginoon para hindi tayo masyadong nagiging emotional. Kasi nabasag mo minsan, natapon mo yung cellphone dahil sa emotional ka. Di ba minsan nakapangutang ka para lang makapagyabang dahil sa emotions mo. Naglayas tayo ng bahay dahil sa emotions. Nagkasira-sira dahil sa emotions. So dapat may mga paraan tayo. Merong mga sinasuggest ang salita ng Panginoon sa atin. Una, you know, identify your emotions. Dapat alam natin kung ano yung nararamdaman natin. Yung iba sa atin, minsan alam mo na lang galit ka, pero hindi mo naman nararamdaman kung ano yung kinagalit mo. Naiinis ka na lang, nagtatampo ka lang, pero pag pina-specific sa'yo, saan ka ba talaga nagagalit? Ano ba talaga yung pinaglalaban mo? So dapat ina-identify natin yan. Si Lord, alam niya ba't siya pupunta ng krus? Hindi para magkaawaan ng tao. Alam niya yung purpose niya. Alam niya, identified niya kung bakit siya kailangan magdanas doon sa Gethsemane. Kaya sabi niya, Lord, I know, masakit itong pagdadaan ako, pero sabi niya, not my will, but your will be done. Identify natin dapat yung ating nararamdaman. What are you feeling right now? Ano yung dahilan? Ba't ka nasasaktan? Lagyan natin ang baka. Kasi baka mamaya ang dahilan, champoy, ubas, pero yung reaction mo, langka. Ang laki-laki, parang hindi much. Parang too much yung reaction mo dun sa simpleng bagay na pinagdaanan mo o binaramdam mo. So identify your emotions. Pangalawa, analyze your emotions. Get curious. You know, it will lead more open doors of opportunity and perspective pag na-analyze natin yung nararamdaman natin. Kumbaga, tatanungin mo lagi yung sarili mo, no? Ano ba ang itinutulong nitong emosyon na ito sa akin? Pag ang saya-saya mo, you know, paano nakakatulong sa iyo? Kasi pwede kang maging masaya pero hindi naman nakakatulong sa iyo, ha? You know, pwedeng yung kasiyahan mo kinabukasan, lagot magbabayad ka ng utang o magpagbabayaran kang consequence. What is this emotion true value? In what ways does this emotion serve me? What can I do to make things better? How can I get the outcome I want? What do I really feel and desire? How can I learn from this to better my future? Mga tanong na ina-analyze mo para makakabuti sa akin ito, para hindi lang tayo biglang nagwawala o yung biglang sumasaya ng wala naman dahilan. Parang always open to find unnecessary answers from your questions. Ina-analyze mo yung nararamdaman mo. Hinahanap mo, bakit ko nararamdaman ito? Mahalaga yan. Why? Kasi ang dali-dali nating basta na lang, minsan nakikitawa tayo, hindi naman natin alam ba tayo tumatawa. Ba, nagtatawanan sila, ikaw tumatawa ka rin, pero di ba ina-analyze, ba, ano pinagtatawanan nyo? Wala, nakikitawa ka eh. Yung pala, meron silang taong inuupasala, pero nakikitawa tayo, so ina-analyze din natin yon. Why? Because emotions are there for a certain reasons. Kaya nararamdaman mo yan, may dahilan. By the way, dati nagturo ako na kung ano iniisip mo, yun ang nararamdaman mo. What you think, what is what you feel. Pero ngayon, na-realize ko na, hindi pala. May mga bagay pala minsan na nagawa mo, tapos naisip mo, at saka mo naramdaman. Minsan naman, nararamdaman mo, kaya mo ginawa, at saka mo naisip. Minsan naman, iniisip mo, ginawa mo, at saka mo na-feel. So may tinatawag na affect behavior, at saka cognition. Yung bang, hindi mo alam kung saan magsisimula minsan. Hindi lang lagi dahil naisip mo, naramdaman mo. Minsan nararamdaman mo, at saka mo maiisip, at saka mo gagawin. In whatever forms or ways, manggagaling yung emotions natin, isang bagay na tiyak dapat, may reasons bakit mo nararamdaman. It will serve you in the same way, or and other times, it will teach you a valuable lesson in life. Kaya minsan, maganda sa mga buhay natin, kung may mga problemang dumadating na ganyan, hanapin kagad natin yung reasons and lessons. Pang-apat, you need to be get confident that you can handle your emotions. Dapat confident ka. Sabi ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Dapat sure ka na ano kakayanin mo yung nararamdaman mo. Sure ka na kakayanin mo anuman yung dagok ng buhay na dumating. Minsan masakit talaga. Naluge, nanakawan, nasunugan, namatayan,
naiwanan, naloka, o naloko, at kung ano-ano pa. But you need to be confident enough na ano, para bang sasabihin mo lagi sa sarili mo, Lord, thank you dahil sa'yo, kakayanin ko. Lord, dahil sa'yo, kinaya ko. Try to remember those times na dumaan ka sa matinding pagsubok tapos na-handle mo properly. Remember those times, those things sa buhay natin. Parang sinasabi mo sa sarili mo, nung 2 years ka, mas malala pa, kinaya namin eh. Parang nung April, di ba, nag-lockdown ng matindi? O ito, nag-ECQ na naman tayo. Kung dati, yung ECQ natin, ilang buwan inabot. Eh di kakayanin din natin ngayon. Para hindi tayo bigla na lang nagkukulaps, nararattle. You have to be, ano mo yun, kailangan confident ka na, no, kasama ko ang Panginoon. Who can be against me? God is with me. Who can be against us? Lalagyan mo yung sarili mo ng lakas ng loob mula sa mga pangako niya sa salita ng Panginoon. Panglima, forgive your emotional trigger. Forgive your emotional trigger. Meron mga gatilyo na pag yun ang nakalabit, sumasabog ka. Maaring ang trigger sa'yo, people, minsan lugar, minsan mga bagay, minsan family, minsan sarili mo. Minsan itong taong ito, nakikita mo pa lang, parang gatilyo mo, kinakalabit na, sumasabog ka na eh. May mga bagay, kung minsan pag naalala mo yung bagay o lugar, minsan, pamilya, kamag-anak, sila yung mga triggers mo, mga push button mo na nagpapainit ng ulo mo. Minsan, sarili mo, forgive, patawarin. Paano gagawin yon? Yung mga bagay na ganun. Allow people to simply be who they are. Payagan natin yung mga tao na matanggap natin, hindi, ganyan talaga yan. You know, bahagi na siya ng nakaraan ko. You have to accept that. Bahagi na siya. Para ang Panginoon, kaya alam niyo kung ba tayo lagi niya napapatawad, tanggap na tanggap niya kasi tayo kung sino tayo. Yung past mo, present mo, at future mo, yung kabuuan ng pagkatao mo, accepted ni Lord. We are accepted in the beloved, sabi ng Bible. Oh, no wonder kung ba't lagi niya tayong napapatawad. Alam niyo, pwede nating gawin din niya sa tao. Sabi ng Bible, pinatawad tayo, kaya tayo nagpapatawad eh. Gawin din ang gawin mo. Kung sino may nagtitrigger sa mga emotions natin, why don't you accept? Tanggapin mo na talagang wala ka ng trabaho. Tanggapin mo na talagang ngayon, iba na ngayon. Tanggap namin, hindi na kami makapag-apira, makapag-shake, makapag-beso-beso. Online na lang tayo. Yung mga tinatawag na virtual appear. Ganun na lang tayo ngayon. Tanggap natin yon eh. Why? Minsan kasi yung bagay na hinahihirapan kang tanggapin, yan yung nagbibigay sa atin ng kabigatan, ng bitterness, ng unforgiveness sa mga puso natin. Pang-anim, see the bigger picture. Kailangan makita mo, pag may nangyayaring maganda o hindi maganda, may kasama yan ng isang malaking kabuuan ng buhay mo. It may be difficult sometimes to understand at first, but as time goes by, you will realize, buti na lang hindi ako nag-give up. Buti na lang hindi kagad ako bumigay. Buti na lang nagtiwala ako sa Panginoon. Laging mayroong big picture yung nangyayari sa buhay natin. Ako naniniwala, yung nangyayari ngayon, ngayong 2021 is a preparation for 2022. At pag dumating yung 2022, is a preparation for 2023. No, your season today is a preparation for the next. So dapat hinahanda natin yung ating ugali, yung ating nararamdaman. Hindi naman tayo dapat nagmamature lang physically. Dapat nagmamature din tayo emotionally. Hindi lang tayo dapat nagmamature emotionally, dapat nagmamature din tayo, siyempre intellectually, dapat dumadami natin alam, dumadami yung kaibigan, dumadami yung paano natin ha-handle yung bawat bagay sa buhay natin. Again, everything happens for a reason. Kasama yan sa bigger picture. Pampito, take action. Take action. Ano yun? Be excited that you are in control. Although God is in charge, pero sa buhay natin, we are in control. We are in control. Take action. Ano ibig sabihin nun? Be excited. Maging excited tayo na ano, hindi, tama na to. Magpapagpag ako, mag-move on ako, and I'll start to live, to walk by faith, not by sight. Minsan, kailangan mong mag-take ng action na. Huwag yung puro nakikinig ka lang, kailangan mong mag-take ng actions. Huwag yung puro na encourage ka lang, kailangan mong may gawin na doon sa encouragement na nararamdaman mo. Take actions. Kasi at the end of the day, actually, it's not about how much you give ng pera, how much amount ng sweldo. Ang ending, actually, how much you love. 1 Corinthians chapter 13, verse 4, love is patience. Yung patience na ito, na meron tayo, totoo, it's an inward thing. You know,
Patience is an internal happening, not an external one. Minsan pag nakikita mo yung tao, grabe, no, napaka-pasensyoso niya. Ang tagal niyang nag-intay. Minsan tinitingnan natin, grabe itong taong ito, nung haba ng pasensya. Kasi mula umaga hanggang gabi, minsan wala din yun. Ang pasensya, nangyayari yan sa loob. Hindi yung kung gaano katagal kang nag-antay, kundi ano yung attitude ng puso mo habang nag-aantay. Nag-antay ka nga ng buong magdamag, kaya lang nagmumura ka, nagmamamaktol ka, hindi rin pasensya yon. Wala doon sa tagal ng inintay. Nandun sa attitude ng puso habang nag-iintay. Minsan, di naman talaga yung traffic. Hindi naman talaga yung negosyo. Di naman talaga yung kapitbahay. Di naman talaga yung nawala. Ang problema minsan, hindi naman yung trabaho. Hindi naman yung hugasin. Hindi naman yung labada. Minsan ang problema, alam nyo ko ano? Ikaw. Sabi mo sa katabi mo, kung nanonood ka, ang problema, ikaw. You know? Inward condition, ang problema. Our prayer, our worship, our fasting, our charity work, lahat ng gagawin natin, ano yan? Outward expressions of the inward conditions of your heart. And it becomes more powerful if that thing done in humility and in sincerity. Ako naniniwala, pag nagbibigay tayo, dapat cheerfully. Ba, lagi ko sinasabi, kahit nung nagpi-physical service tayo, kung nagbibigay ka at napipilitin ka lang, wag na lang, saksak mo sa baga mo yan. Well, masarap kasing binibigay, comes from what? A cheerful heart. Because God loves a cheerful giver. So, ganun din sa atin. Yung binibigay natin ng mga bagay sa buhay natin comes from the inside. It needs to be coming from a decision of a cheerful heart. Tulad ng patience, ng love, ng joy, ng gentleness, kindness, self-control. Lahat yan, bunga ng spirito. Ano yung bunga? Mga nakikita na natin yan. Pero saan ang galing yan? Sa kalooban natin where Christ lives. Kung saan nandun si Kristo, ang nagiging bunga niyan sa buhay natin, kaya sabi ko nung Sunday, pag nagbabasa lagi tayo ng Bible, nakikinig lagi tayo ng preaching, dapat ang bunga nito, mas nagiging mapagpatawad ka, maintindihin ka, mamahalin ka, mas nagiging malahawak tayo dapat. Not information, but transformation ng resulta. Ganun din sa atin. Kaya tayo minsan naiinis dahil hindi natin makontrol at wala kang magawa sa isang bagay o sa isang tao. Tandaan nyo ha, kung may isang taong pwedeng-pwede nyo lang baguhin, hindi yung nasa kapitbahay sa labas, anak mo, asawa mo, kamag-anak mo, ang pwedeng tao lang na pwede. Why, hindi mo trabahong baguhin ang ibang tao. Hindi mo trabaho yon. Diba minsan yung anak natin, binibilangan na natin? Isa, dalawa, tatlo, nakaka-40, 41, 42, hindi pa rin tumitino. Diba minsan, iniisip natin, lahat na yata, why? Because we're trying to put control over people. Yung ating emosyon, minsan, di natin makontrol na nga eh, tapos kukontrolin pa natin ibang tao. Alam niyo yung magic, illusion. Magic is an illusion. And the greatest illusion of magic is control. Wala naman talagang magic. Mabilis lang talaga yung kamay kesa dun sa mata. Kung minsan, ang galing na kukontrol niya kasi kaya akala mo, you know, may naaano yung illusion mo. Nadadaya ka. And, akala mo ikaw ang may control, yung pala, hindi pala. Yung pala, hindi ikaw ang may control. Kasi akala mo nakikita ng mata mo, yung pala may motives behind it. And the greatest illusion in humanity is to think that you are in control. Doon tayo nadadaya. Minsan akala natin, kaya natin, kontrolado natin. Yung pala, hindi. Because the only thing you can control is you. Pwede kang mag-inspire. Pwede mo siyang ma-impluensyahan, pero hindi ka pwedeng mag-impose. Ulit. Pwede mo siyang i-inspire para gayahin ka, sumunod sila. Pwede mo siyang i-influence, you know, through your giftings, through your love, through your giving. Pero hindi ka pwedeng mag-impose sa mga bagay na pwedeng gawin sa mga tao. Sa mga may relationship ngayon, whether sa anak mo, sa asawa mo, sa girlfriend o sa boyfriend mo, may revelation sa akin ng Panginoon na gusto kong i-share sa inyong lahat, na yung mga tao sa buhay natin, parang hindi tayo nagngingit-ngit o namumuwersa, lagay nyo sa isip nyo ito, they are not your property, but your privilege. Halimbawa, meron kang kaibigan, o boyfriend, o girlfriend,
Pag property mo yan, pwede mo kontrolin yan, katulad ng bisikleta mo. O dito ka, uwi mo yan, dali mo yan, park mo yan, ito ano, gagawa mo lahat, di ba? Huwag mo gagawin sa tao yon. Kasi yung tao, hindi mo property. Privilege mo yan. Yung maging asawa ka lang ng asawa mo ngayon, privilege. Yung maging nanay at tatay ka lang ng anak mo ngayon, privilege. You cannot control them because they are not your property. Ganon din sa emotions. Huwag mo sasabihin sa mga tao na hindi mo dapat nararamdaman yan. Huwag mong ramdamin yan. Una, hindi ikaw ang nakakaramdam ng mga bagay na yon. That is why, pinofocus ko ngayon itong dalawang bagay. Dalawang area lang naman ang pwede mong tignan sa buhay mo. Yung area of control at saka area of concern. Nalala ko nung preach ko ito before, naglagay ako na example ng area of control ng buhay mo para ang sukat donut lang. No, yung donut. Pero yung area of concern, parang gulong ng truck. Madaling kainin yung donut, area of control yun eh. Pero kainin mo yung gulong ng truck din pwede. Well, area of concern. Sa area of control yan, what you will think, what you will say, what you will do, sa'yo yan. Kaya dapat humingi tayo talaga ng lakas sa Panginoon para ma-control lahat ng yan. Pero sa area of concern, ang pwede mo lang gawin dyan, huwag mo i-control area of concern yun eh. Ang pwede mong gawin, i-influence. Mag-create ka ng influence dun sa mga concern ng mga tao sa buhay natin. Concern sa trabaho, sa negosyo, concern sa kalusugan, concern sa kapitbahay. What you can do, not control. Influence, inspire. Yun ang mga pwede natin magawa sa buhay natin. Control are very small. Why? Because tayo lang yun. Huwag natin gawin sa iba. Sabi ng Philippians 4:13, di ba, I can do all things through Christ who strengthens me. Yung strength na binigay sa iyo ng Panginoon para sa iyo. Para sa iyo. So that when you are dealing now with yourself, you know, when you are dealing not other people, but first yourself, nagkakaroon tayo ng tagumpay, ng victory. Dahil yun, talagang para sa'yo. Kaya gamitin mo para sa'yo, wag para sa iba. Iba kasi maraming tao ang galing magsalita sa iba, pero hindi masweto yung sarili. Tandaan natin that we are surrounded by weak and false people. That you are not in control. Na talagang people are people. You cannot please everybody. You will always be disappointed by people. No wonder ba't tinuturo ito sa atin ng salita ng Panginoon ngayon. Na magkaroon tayo ng control saan sa sarili natin. Sabi ni Apostle Paul, you know, I discipline myself. Siya rin daw, dinidisiplina niya yung sarili niya. Hindi sinabing, I discipline you. Sarili niya muna dinidisiplina niya bago. Kung magdidiscipline man tayo sa ating mga anak, huwag yung revenge. Yung ibang gawin, dahil nasaktan ka, kaya kung ganun mo, ano yung anak natin, ang nangyayari, pinaghihigantihan natin eh. Hindi naman talaga dinidisiplina natin eh. Well, it's still part, you know, of how to make decision not coming from emotions. Sabi ng Colossians chapter 3, verse 13, you must make allowance for each other's. Oh, you must make allowance for each other's faults and forgive the person who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Make allowance. Give room for mistakes. Alam nyo, pag yung emosyon ang nagtutulak sa atin para mag-decide, at hindi na natin kaagad naiisip ko ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Naku, para tayong may hawak na limang kabayo. Na kapag kayo isa, pupunta kung saan-saan at hindi na dito makukontrol, ilalaglag ka niyan sa bangin. That's why it's very important. No wonder why the Bible said that we are a spirit. Nagulat ako, sabi ni David, in the book of Psalms 103, sabi niya, bless the Lord, O my soul. My soul, bless His holy name. Ang kausap ni David, sarili niya, at inuutusan niya yung sarili niya na purihin ang Panginoon. Kaya pala, si Lord create na tayo in His image at ang may kinalaman doon yung spirit natin. Why? Kasi alam nyo, emotions natin talagang kailangan meron diyang magsasabi ng kanyang nararamdaman. I remember sabi ni Smith Wigglesworth, you know, I don't ask my body what to feel, but I tell to my body what He needs to feel. Minsan, pwede mong sabihin, coming from the anointing, coming from His word, coming from what you believe, yung nararamdaman natin, pwedeng sabihin natin, hindi ka dapat nagagalit. Hindi ka dapat nagsiselos. Hindi ka dapat naiinis. Hindi ka dapat nagtatampo. At kung nagtatampo ka man, pwede mong sabihin, tama na yan. Stop na yan. You can do that. Why? Because you are a spirit created by God. Alam niyo ba, nung nasa krus ang Panginoon, pwede naman siyang mag-give up na.
Pwedeng-pwede masabihin habang nasasaktan siya, valid naman yung, mas valid yung reasons ng nararamdaman ng Panginoon. Yung pinagaling niya nasa na nung mga time na yon, yung pinakain niya, yung bulag na nakakita, yung lahat yung mga milagrong ginawa niya, nung nakapako sa krus, walang nag-cheer. So napaka-valid yung reasons na mapikon, magtampo sa emosyon na nararamdaman niya, pero he never entertained that. Pinayagan niya lang na talagang nandun, ang sabi niya lang, Lord, forgive them. They don't know what they are doing. Alam ni Lord, hindi siya tinanggap sa isang lugar, it's time to move on. Dapat alam din natin yon sa nararamdaman natin ngayon. Huwag tayong may stuck dyan sa nararamdaman natin na tingin kayo kay Pastor. Alam niyo ba yung feelings minsan na ano, hindi, napahiya ako eh. Alam niyo bang ikaw lang nag-create noon na napahiya ka? Kahit pinapahiya ka, kung sasabihin mo sa sarili mo na hindi ka naman napahiya, no, we are the creator of our own feelings and emotions. If you will make a decision, minsan may mga taong nag-walk out kasi may feeling sila na napahiya. Alam mo ba, as a spirit created by God in His own image, you have the authority. You have the power para sabihin doon sa nararamdaman natin, hindi, hindi ako napahiya. I'm fine. I'm okay. Alam mo bang pwede mong sabihin sa sarili mo na I can be better. You know, I'm better than this. And it's all coming from what? From the Word of God in your heart. No wonder, sabi ni David, I will hide the words in my heart. It means in my spirit. And then, yun yung tumutulong sa kanya para yung mga nararamdaman niya, hindi mag-push, hindi maghatak pababa sa kanya. I know emotions are good kung nakokontrol natin. Kung alam natin kung paano natin siyang patatakbuhin at pararamdamin sa mga buhay natin. We don't want any casualties anymore. Masyado ng maraming nasaktan. Masyado ng maraming mga nawawasak na pamilya dahil sa mga emotions natin na hindi natin minsan nabigyan ng atensyon o pansin. Kaya, pilit kong tinatalakay ito ngayon. Siguro kung nakikinig kayo, dapat ang pinag-uusapan natin, mga kwento in the scriptures, kwento o mga things in the Bible. Pinag-usapan naman natin yun, di ba? Kinuwento ko naman natin yung nangyari kay Jesus Christ eh. Kaya lang, ito kasi yung araw-araw mo, nararamdaman mo eh. Ito kasi nakita kong ang daming nasisira dahil nagdi-decision sila base doon sa kanilang mga emosyon. No wonder, kahit papaulit-ulit kong ituro ito, hindi ako magsasawa na ano, make a decision not based on emotions, but make a decision based on the Word of God, based on what you believe from who Jesus is sa mga buhay natin. May tinapos na ginawa ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Pwede tayong mag-desisyon sa mga bagay na yon. Kapag nararamdaman ng emosyon mo na parang hindi ka pa pinagaling dahil nakikita ng mga senses mo, nararamdaman ng mga senses mo, nababasa mo yung sinasabi ng doktor, and then emotions are there. Lahat ng ito, nangyayari na ngayon lahat. Nakita mo yung isang event, and then ito yung nararamdaman mo, and everything, lahat ng mga, you know what? Paniwalaan mo kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Pag sinabi ng Bible, pinagaling ka, minsan hindi natin nararamdaman ka agad. But make a decision to believe na pinagaling ako ng Panginoon kahit hindi ko nararamdaman. Minsan hindi natin nararamdaman na mahal tayo ng Panginoon. It's not about what you feel. Minsan hindi natin nararamdaman na righteous tayo, ginawang matuwid ng Panginoon dahil may mali tayong nagawa. It's not about what you feel. Minsan hindi natin nararamdaman na may buhay na walang hanggan na tayo nung ang Panginoon tinanggap tayo sa ng buong buo. We have eternal life when we know Jesus Christ. Hindi mo na yun nararamdaman, pero trust me, believe in His Word. Whether you feel it or not, you have eternal life. Whether you feel it or not, you are righteous. Whether you feel it or not, you are the healed of the Lord. You are blessed. Alam niyo, pag ganun lang paniniwala natin, minsan kahit na hindi na natin nararamdaman, yung una mong naramdaman sa mahal mo, sa asawa mo, pero yung decision mo nang gagaling sa paniniwala mo na hindi. Hindi. Hindi ko napifeel, but I am committed to love Him. Babalik yung feelings. Babalik yung feelings. Because love is a decision, not emotions. Love is not a feelings. Minsan, naiinis tayo sa mga anak natin, nagagalit tayo. But when you start to make a decisions, not based on emotions, anak mo pa rin yan, wala ka nang magagawa. Mamahalin mo na lang ulit, di ba?
Why? Yun ang decision mo eh. And then emotions will follow. I think ito yung ginawa ng Panginoon. When the Lord loves us, hindi niya tayo minahal emotionally. Minahal niya tayo unconditionally. At decision yun ng Panginoon. God's decision to love you, to save you, to accept you for who you are. Kailangan nating paniwalaan yun. Hindi dahil naramdaman mo. Kung halimbawa may pinagdadaanan man po kayo ngayon sa mga oras na ito, alam kong na-feel mo ngayon yung takot, kung naka-receive ka ng balita na nag-positive ka ngayon, yun ang resulta ng swab test. Pero di ba, misa iba sa inyo nalilito, sinasabi ng swab test, positive ka sa COVID, pero wala kang nararamdaman na kahit ano. Yung iba naman, baligtad, may nararamdaman, may symptoms, pero di naman siya positive. O ngayon, ito yung gusto kong mangyari. Doesn't matter what you feel, whether you feel it or not feeling it, but make a decision to believe na pinagaling ka ng Panginoon sa COVID-19. Ba't din nating paniwalaan na itong ginagawa ng Panginoon sa buhay natin is His decision. Your salvation is His decision. Your healing is God's decision. Yung pagkakabuo ng pamilya natin, God's decision, yung restorations. At lahat ng mabubuting bagay na nangyayari at mangyayari pa, gusto kong paniwalaan po ninyo ngayon, it's God's decision. This is not God's emotions only. This is God's decision based on who He is, not who you are. Sa oras pong ito, alam ko, habang nagtuturo ako ngayon, hindi ko sinasabing maging mga robot tayo na parang walang nararamdaman. Binanggit ko naman kanina, you have to analyze, identify, accept, forgive, lahat itong mga paraan na prinsipyo ng salita ng Panginoon. But whatever things ang nararamdaman mo ngayon, I want you to bow your heads. You know, spiritually, I want you to open your hearts right now and believe, paniwalaan natin ito. Decision na natin, nasasabihin natin sa sarili natin, Lord, sa mga may karamdaman, minsan alam ko na you don't feel like you're getting well. You don't feel that you're getting better and better every day. Meron nanonood ngayon. Habang nanonood siya, ang pakiramdam niya parang lumalala lang ng lumalala yung sakit, parang walang epekto yung gamot. Let me tell you right now. Make a decision from your heart na yung kagalingan mo hindi nakabase ngayon sa iniinom mong gamot. Ang kagalingan mo ngayon ay nakabase sa desisyon ng Panginoon na pinagaling ka sa oras na ito. Receive your healing in Jesus' name. And right now, anuman pong nararamdaman natin, alam kong nararamdaman nyo, hindi natin i-deny. You know, huwag nyong i-deny. But, make a decision right now to believe na minahal, pinatawad, iniibig ka ng Panginoon, anuman ang nararamdaman mo. Kung nakakaramdam ka ng galit, why don't you make a decision right now? Lord, I will forgive. Papatawarin ko siya kahit di ko nararamdaman na kailangan ko magpatawad dahil nasasaktan pa rin ako hanggang ngayon. Why don't you make a decision right now? Not based on emotion, but based on what the Word of God is saying. Sabi ng Bible, Christ forgave you. So you must forgive. Pinatawad ka din ng Panginoon. Pinatawad ka niya hindi dahil naramdaman niyang patawarin ka. Desisyon ni Lord yun dahil mahal ka niya. Why don't we do that also? Magpatawad hindi dahil nararamdaman. Magbigay hindi dahil na-excite. Magmahal hindi dahil na-feel. Kundi gawin lahat ng yun. Coming from a decision, not emotions, but coming from a decision that you stand on what you believe in the Word of God and on the finished work of Jesus Christ. Amen? Let us, you know, pray right now. And I will pray for your emotions. Kung nung itong mga nakaraan na puno ng pangamba at takot, I pray, Lord, sa lahat po ng mga naguguluhan emotionally, naguguluhan, Panginoon, nasasaktan, natatakot, nangangamba, lalo dun sa magpapacheck uli ng resulta ng swab, ano ba yung nangangamba sa Lord, maging negative, na kung minsan, kahit wala namang COVID, but because of that emotions. Ang daming mga komplikasyon ngayon tuloy. I speak to that right now in Jesus' name. In Jesus' name. Though you feel it, you will walk by faith.
though you feel it, kahit nararamdaman mo, ang mahalaga ngayon, iniibig ka ng Panginoon. Minamahal ka ng Panginoon. Pinagagaling ka ng Panginoon. I pray all this, that God loves you unconditionally, not emotionally. Believe on that. In Jesus' mighty name, amen, and amen, and amen, and amen. God bless you.